Good morning, guys. Ituturo ko lang po ngayon. Magandang maga po sa inyong lahat. Ito po si Merigo 88. Tuturo ko lang po sa inyo ang maigsi video kung paano linisin ang Rainbow product upang mapanatili natin ang serbisyo niya at maging matagal ang buhay. Gagawin niyo po. Tataas niyo po ito. Panatilihin niyo pong laging malinis ang inyong tubig. Kapag iniwanan niyo na at natapos na po kayo. Ito po sa ilalim, makikita niyo. Ito po ang dapat nating nilinis every 2 to 3 months. Sa ilalim nito, makikita nyo po, kung saan ko kukunin yung panglinis niya. Ito po sa ilalim. Pinaligtad ko lang po siya. Ito po sa ilalim. May maliit na panggamit talaga. Bubuksan nyo lang po siya. At ito po mga brush ang ipanglilinis ninyo. Natatanggal po ito. Itong tinatawag nating separator. Siya ang pinaka-heart ng makina ng Rainbow. Tanggal ko na po. Ito ngayon ang ating lilinisin ng may sabon. Makikita nyo po, wala pa pong sabon yan. Dry pa lang po. Pero mas maganda po kung lilinisin nyo po siya ng tubig. Tiyak na kapag hindi nyo po nilinis ng more than 2 to 3 months, punong-puno na po yan. Punong-puno na yan. Diyan na magsisimulang hindi magamit ng tama ang Rainbow.
Ito po, dry ko lang po ginagawa. Pero mas maganda po kung dilinisin nyo ng may sabon. Ito pong panlinis na to, galing po siya dito sa ilalim. Tatayo siya. Tinaob ko lang. Babalik ko na po siya. Bali, ang panlinis lang po ay tubig na may sabon, liquid. Babalik ko na po siya uli. Lilinisin nyo rin po ito. Kailangan po natin ng wipes. Panlinis. Ito yung basahan. Kailangan nyo rin pong linisin. Pagka natapos nyo na po itong linisin, every 2 to 3 months, ito po yung brush. Panghigpit. Huwag niyo po masyadong ihigpitan. Insakto lang po kasi po baka mabali ito at masira niyo po yung tama lang po. Pagkatapos po, ito po para hindi ma-misplace, ibabalik niyo rin po dito sa gilid. Dito rin po sa gilid. Nakikita nyo po. Didiin nyo lang po. Click. Pag narinig nyo na po yung click, na pasok na po siya doon. Babaligtad nyo na po ito. Yung mga ilalim, kailangan din po natin gamitan ng wipes. Yung mga ilalim dito, makikita nyo, grabe. Pag hindi nyo po nalinis ng 2 to 3 months, sobra po ang dumi. Yan po, pag hindi nyo po nalinis, yan ang pagsisimula ng maigsing buhay. Parang light. Pag hindi nyo naasikaso o napakain ng tama ang inyong katawan, napakabilis bumigay ang ating katawan pag hindi natin na bigyan ng masustansyang mga pagkain na. Ngayon, itong gamit na to, pag hindi natin nabigyan ng masustansyang paglilinis, madali po rin siya mag-goodbye kahit na anong tibay niya. Ganun lang po kadali ang paglilinis. Ang mga hose naman po, ito naman pong pinaka-nozzle niya. Kung nakikita nyo po yung mga loob niyan, ganun din po ito. Pinaka head niya rin, pang vacuum sa mga carpet. Sa ilalim po, hawakan nyo lang po ito, magkabilang gilid,
pisilin nyo, mabubuksan nyo na po siya. Dahan-dahan lang po at ito po ay malutong. Pwede pong masira agad. So, ayan na po. Makikita nyo yan. Stainless steel. Pwede nyo pong tanggalin yung mga buhok. Linisin yung loob. Pagbabalik naman po, madali lang din po siya. Kung paano nyo po kinuha. Ganon din po yung pagbalik. Diba ho, huli nyo na. Ito muna unahin natin. Salpak. Tapos, dinan nyo po dito. Click. Ayun na po. Pagtanggal. Tanggal. Aangat po ito. Pagbalik naman, ito rin po mauuna. Click. Okay na po. Ganun lang po ang pagmamahal natin sa ating rainbow. Panatiliin po na laging malinis ang tubig na iiwanan nyo po dito sa 2 liters na ito. Sabunan din po. Punasan ng wipes ang loob at labas. Ganun lang po. Pati po itong mga to. Yung mga pang flooring. Okay guys, salamat po sa pag-watch. Bye!